Daniela's POV. I'm okay, Ate Daniela. We made it. Sa namimigat kong mga taluka, pininit ko ang sariling labanan nito. Nilahad ko ang kamay sa batang ipon nung puno ng luha ang mga mata. Nanginig ang labi sa pagpipigil ng sariling umiyak. Pero nang pagpangabot ang kamay namin, tuluyan na itong humagulhol. Ate Daniela, I'm sorry. Ivan sobbed. Ivan, baby, thanks God you're safe. I said, crying and hugging him more. His little body is shaking while hugging me back. Oh God, thank you for keeping my baby safe. Ivan safe? I am sorry if Ate Daniela failed to protect you. I'm very sorry, baby. I'm so sorry. No, Ate Daniela, don't say that. You saved me. You're the reason why I'm here alive. I should be the one saying sorry to you. I shook my head as I wiped the tears streaming down his cheek. I want to stop him from crying but I can't. Habang pinupunasan ko ang pisngi ni Ivan, patuloy dumadami ang mga luha na naguunahan dito. I feel so guilty that I wasn't able to protect him. He is too young for this. Sana mas maging malakas pa ako. Hindi sana namin naranasan ng ganito. Thank God that you are safe, Ate Daniela. You passed out last time and I'm so worried. I am scared that something bad might happen to you. He said, pained. I badly wanted to see you but the doctors did not allow me. I'm sorry if it took me this long. Are you still hurting? How is your back? He cupped my face and made me look at him. His eyes are full of pain and my heart is breaking looking at him like that. I know he's blaming himself for what happened to me, but it's not his fault. He's not the one who did this to me. I am so sorry sa nangyari sa'yo. I'm sorry kung nabigo akong protektahan ka. Sorry sa ginawa ng parents ko sa'yo. Dapat tumawag na ako ng tulong bago pa mangyari ang mga bagay na to. I am so sorry, Ate Daniela. I'm so sorry kung natakot ako kanina. Nahanginig ang mga labi ni Ivan. Nabasag ang boses niya. Napatingin siya sa mukha ko na may masakit na titig sa mga mata niya. Sa murang edad ni Ivan, ramdam ko na ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Napakabata pa ni Ivan para maranasan ang lahat ng to. He doesn't deserve this. Pagtingin ko sa kanya, nang maalala ang ginawa niyang pagtatangka para sa akin, sumama ang loob ko. Talagang di ko napigilang sisihin ang sarili ko. Ako yung dapat na nagpaprotekta sa kanya pero kabaliktaran ang nangyari. I am so weak that I cannot even continue, even protect myself. At pati bata, nadamay ko pa. Paano na lang kung may masamang nangyari sa kanya? I cannot forgive myself. Lumakas sa mga iyak ko. Awang-awa ako sa bata. The trauma and the pain that this incident caused him is too much for his age. He is not supposed to experience all this. No one deserves to experience all this. Neither me nor Ivan. I am sorry, Ivan. No, Ate, please. No, don't say that. I'm okay. Ate Daniela, please don't cry. Inabot niya ang mukha ko at maingat na pinunasan ang mga luha doon. At habang ginagawa niya yon, lalo ko naiyak. My baby Ivan, the kid is so innocent. He has pure soul and he doesn't deserve all of this. What happened to you? Are you okay? I ask. I am, Ate. You took a glance at Elias and he looked back at me. Your friend saved me. Are you sure? I ask again and he nodded. I want to check his full body to make sure that he's telling the truth, pero unti-unti kong naramdaman ang pamamigat ng talukap ko. Unti-unti na rin akong nawawalan ng lakas. Mabuti na lang at mabilis akong naalalay ni Elias. Pinasandal niya ako sa dibdib niya. I am really okay, Ate Daniela. Ivan answered. My aunt will take care of me. No one can hurt me again. I nodded with tears. Yun naman ang gusto kong marinig mula sa kanya na may mag-aalaga at magpoprotekta sa kanya na hindi ko nagawa dahil mahina ako. Please, huwag mo akong alalahanin. Magiging okay ako at gusto ko maging okay ka. Inawakan ni Ivan ang kamay ko ng marahan at habang ginagawa niya yon, nakikita ko ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Please, Ate Daniela, promise me that you'll be okay. Gusto kitang makita ng umiti ulit. Gusto kong mabuhay ka ulit. Gusto kong makita ang parehong Ate Daniela na puno ng pag-asa at pangarap. Please, Ate, promise mo sa akin. Tumango ako, umiiyak. I will, baby. Niyakap din ako ni Ivan, umiiyak. Walang tunog pero alam kong umiiyak siya. Umiiyak na naman ang baby kong si Ivan ang dahil sa akin. Hihintayin kong dumating yung araw na yon. Someday, I promise I will find you.
Humihikbi siya at niyakap ako. I will pray for your healing, Ate Daniela. Please heal yourself fully and forget all this pain. I will, baby. Huminga ako. Pwede ka na magpahinga, Ate Daniela. How about you? I tried reaching for his face pero hindi ko na mabuhat ang mga kamay ko. Pakiramdam ko nangihina ako dahil sa gamot na tinunok nila sa akin. I still want to talk to you but I'm sleepy. My tears fall. Gusto ko pa kausapin si Ivan pero sobrang bigat na ng mga talukap ko. Kahit paghawak ko sa kamay niya, lumuluwag na rin. It's okay, Ate Daniela. Naramdaman ko ang pagbisil niya sa kamay ko. Kahit na nalabong aking paningin, nakita ko pa rin ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. Huwag ka nang umiyak, baby. Halos pabulong kong sabi. Please be well, Ate Daniela. Hindi ko alam kung kailan ulit kita makikita pero ipagdarasal ko ang pagaling mo. Pagdarasal ko na malampasan mong lahat ng to. Tumango ako. Malakas ka, Ate Daniela. Tinuruan mo ako kung paano lumaban. Ang dami mong itinuro sa akin. Tinuruan mo ako kung paano maging matatag kaya please be strong. Mahina akong tumango. Napapikit ang mga mata ko pero ramdam ko ang mainit na likido na dumadaloy sa pisngi ko. Sana sa sunod na pagkikita natin, makita ko ulit ang ngiti mo. Please, Ate Daniela. Please be happy again. Deserve mong maging masaya, Ate Daniela. Mahal na mahal kita. Yan ang huli kong narinig bago nagdilim ang lahat. Di ko na alam kung ilang oras pa ako nakatulog, pero pagkagising ko, wala na si Ivan. Kaming dalawa na lang ulit ni Elias. Di ko na rin nakita si Dr. Annie, si Neil, at yung kasama nilang lalaki na parehas ang kulay ng mga mata sa akin. Are you hungry? Elias asked gently. Umiling ako sa kanya. Gusto ko umiyak ulit dahil hindi mo lang kami nabigyan ng mahabang oras sa magkausap ni Ivan. Pero pinigilan ko ang sariling umiyak. This is the least I can do for myself and for Ivan. Kailangan ko maging matatag dahil nangako ko sa kanya. Na bata, nagagaling ako. Na ako magiging Ate Daniela ang nakikita niya dati. Ang Ate Daniela na puno ng pag-asa at pangarap gaya ng sinabi niya sa akin. Binigyan ka niya ng sulat. Sabi ni Elias, sabay abot sa akin na nakatuping papel. Sa nanginginig kong kamay, tinanggap ko ito. Pero hindi ko pa man nabuksan isa-isa na nag-unahan ng mga luha ko. But he asked me to tell you not to cry when you read it. The kid loves you so much, baby. He doesn't want to see you hurting. Please be strong. Tumango ako sa kanya, pero kahit anong pigil ko sa sariling wag umiyak, ayaw naman paawat ng mga luha ko. Lumapit si Elias sa akin at magaan akong niyakap. Please stop crying, Daniela. Ivan won't be happy if he knew that you're crying because of him. He made me promise na hindi kita hahayaang umiyak. Please, baby, stop crying. Maingat ni Elias, pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. Hiniyaan niya muna akong kumalma bago niya pinabuksan sa akin ang sulat. Dear Ate Daniela, sa oras na binabasa mong sulat na ito, malamang papunta na ako ng US. Doon ako dadali ng tita ko para sa pagpapagamot ko. I want to stay to take care of you pero sorry, hindi ko na kaya. Sabi nila, kailangan na naming umalis. Sinulat kong liham na to dahil gusto kong sabihin ng mga salitang hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko alam kung tama bang spelling ko o hindi pero umaasa ako na maiintindihan mo to. Ate Daniela, I know it's been a hard journey for you working with my parents. Sa buong pamamalagi mo, nahirapan ka dahil hindi sila mabuting tao. Tinrato ka nila na parang napakahirap at mas mababa sa amin, ngunit nagawa mo pa rin magtrabaho para sa amin. Gayunpaman, pinaglikuran mo kami na may pagmamahal at paggalang. Gusto ko magpasalamat at sobrang pasensya mo kahit hindi kami karapat-dapat, ate. Ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko, Ate Daniela. Ang pinakamatapang at pinakamamahal. Kung marami lang sana ako nagawa para protektahan ka sa kanila, ginawa ko. Ate Daniela, gusto kong magpasalamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga. Dahil sa iyo, natuto ko maging matatag. Natutunan ko kung paano maging independent at natuto kong malaman kung anong mali at kung anong tama. Dahil sa pagmamahal mo, nagawa mong pasayahin ang araw ko kahit sinasaktan ako ni mommy at walang ginagawa si daddy. Gusto kong malaman mo na akong pinakamasaya nung araw na pumasok ka sa bahay namin. Nung umiti ka sa akin, that moment, I know I found a friend in you. Hindi lang kaibigan kundi higit pa sa isang ina. Naramdaman ko naman ang pagmamahal ng nanay ko dahil sa'yo. I'm so sorry, ate, kung nabigo akong protektahan ka. Sana naging malakas at matapang ako para pigilan sila bago pa mangyari ang lahat. I really wished
God knows, I'm so sorry kung hindi maganda ang pagkakasulat ko at magulo si Ate Daniela. Naiiyak ako habang sinusulat to kasi masama talagang pakiramdam ko na late na ako. Oo, late na ako. Dapat ginawa ko to sa unang pagkakataon na dinrato ka nila ng masama. Dapat tumawag ako para humingi ng tulong. Sorry kung ginupit ni Mommy ang buhok mo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang iyong buhok at nais kong mapalago mo ito muli tulad ng dati. Sorry talaga, Ate Daniela. Maaaring huli na akong ulit salamat sa mga taong dumating sa oras. Mabuti ang Diyos, dininig niyang ating mga panalangin. Maraming nagmamahal sa iyo, Ate Daniela. Kaya ng pagmamahal ko sa iyo. I wish to be with you forever, pero alam kong may pamilya kang naghihintay sa iyo. Ipagdarasal ko ang pagaling mo, Ate Daniela. Salamat sa lahat. Balang araw mahahanap din kita. I love you, Ate Daniela. Mangyaring maging masaya kang muli. Nagmamahal, Ivan, ang iyong forever baby. May drawing sa ibaba. Magkahawak kamay ang isang babae at isang lalaki habang nakatingin sa langit. Kung sana may mga ibon at paru-parong lumilipad. Ivan, my baby? Umiiyak na bulong ko sabay yakap sa sulat na binigay niya sa akin. I love you too, baby. I promise I will heal myself and someday I will find a way to see you again. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko tuluyang nakabawi, pero kailan kong maging matatag. Kailan kong gawin to hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong nagmamahal sa akin. May pamilya pa ako, may Nanay Juana and may Tatay Raul who's waiting for me back home. At itong lalaking di umaalis sa tabi ko, Elias. Kailan kong malaman ng higit pa tungkol sa kanya. Dami kong dapat ayusin na hindi ko magagawa kung mananatili akong mahina. At itong isa sa mga hiling ni Ivan na kailangan kong gawin. Are you sure you wanna go home? Elias, gentle eyes, welcome me. Hindi ko napansin na kanina pa to nakatingin sa akin. Seryoso man ang mukha niya pero dama ko ang kakaibang emosyon sa mga mata niya. We can stay here. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Sigurado ako nag-aalala na sa akin ng mga magulang ko. Mag-iisang buwan na ako dito at wala akong pera pampadala sa kanila. Kailangan ko makapagpadala ng pambiling gamot ni Tatay Raul. Hindi ako pwedeng pumalya at baka aatakihin siya. Kailangan ko magtrabaho para sa kanila ni Nanay Juana. Hindi ako po pwedeng maging mahina. Sagot ko sa kanya at lalagpasan sana si Elias pero mabilis niyang nahuli ang mga kamay ko. Maingat na tong hinawakan habang nakatingin sa akin. Yung tipo ng tingin na hindi ko mawari. May iba ako nakikita sa mga mata niya tuwing tinititigan niya ako. Hindi ko mapangalanan at ayokong pangalanan dahil alam kong imposible. I'm okay, Elias. Huwag kang mag-alala sa akin. Maalala ko rin ang lahat. Makakabalik din ako sa dati. Daniela, don't force yourself. We can stay here as long as you want or until you fully remember everything. Hindi ako pwedeng manatili dito, Elias. Kailangan ako ng mga magulang ko. Ako na lang po pwedeng tumulong sa kanila. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil matanda ng nanay at tatay ko. Kung minalas man ako dito sa abroad, baka sa atin hindi na. At ikaw din, ilang linggo ka nang nandito? Wala ka bang trabaho? Wala bang pamilyang naghihintay sa'yo? Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo o di kaya asawa mo? Mahina ako, sabi sa dalawang huling salita. Hindi si Elias sumagot sa akin, pero nanatiling seryoso ang tingin niya. Pagkatapos inabot niya ang kamay ko at marahan akong hinila, papalapit sa kanya. Tahimik tong yumakap sa akin, matagal pero puno ng pag-iingat. Hindi man to nagsasalita pero dama ko ang bigat na nararamdaman niya. Hanggang sa naramdaman kong mainang pag-alog ng katawan niya, umiiyak na naman siya. Palagi na lang ganito. Iiyak siya pagkatapos yayakap sa akin na tila ba takot siya na mawala ako. Di ako nagsalita. Inayaan ko siyang kumalma at kusang humiwalay sa akin. I'm home, Daniela. Don't worry about me. Just let me be at your side until you remember everything. I will be here to help you. I remained looking at him. His eyes are full of unknown emotions. But how about your family? Paano ko matagalan bago ko maalalang lahat? Mahihirapan ka lang. Madadamay ka lang sa problema ko. I don't want to make that same mistake again. Please let me stay with you. I promise I won't bother you. You can still do the things that you want. Hindi ako magugulo. Tutulungan mo akong maalalang lahat? Nakita kong pagkabigla ni Elias pero saglit lang. Dahil agad naman tong tumango sa akin. Yes, I will.
Naninigurado akong tumingin sa mga mata niya at nang makita kong katapatan doon, tsaka ako tumango sa kanya. How well do you know me then? Alam mo ba kung ano nangyari sa akin bago ako nakarating dito? Kilala mo ba ang mga taong nagpapakita sa panaginip ko? Nakita ko ang pagkatigil niya at naramdaman ko ang bahagyang paninigas ng katawan niya at pag-igting ng mga panga. Gusto kong malaman ko anong ginawa sa akin ng mga Dilima. Si Mayor Rigor at ang kapatid niya. Si Doktora Mira Dilima, kinala mo ba? Anong kinalaman nila sa akin? Bakit palagi ko silang nakikita sa panaginip ko? Mariin akong pumikit dahil naramdaman ko ang paranakit ng ulo ko. Daniela, may isang bagay pa akong gustong malaman. Alias, alam mo ba ako nasa ng kwintas ko? Yung kwintas na palaging suot-suot ko. Bigay yon ni Tatay Raul sa akin. Ang sabi niya hindi yun pwedeng mahiwalay sa akin. Pero hindi ko na maalala kung nasa na ngayon. Alam mo ba? Baby, stop forcing yourself. And how about you? Gusto kong maalala kung kaano-ano kita pero bakit wala akong maalala? Anong ginawa mo sa akin? Bakit di kita maalala? Baby, he cupped my face but I shook my head. Who are you, Elias? Bakit ka nandito? Kamag-anak ba tayo, kapatid? Anong relasyon meron tayo? Please, baby, boyfriend ba kita o asawa? Gulong-gulo na ang utak ko, Elias. Hindi ko na alam kung sino mga paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung anong totoo. Kasi kung boyfriend kita o asawa, bakit mo hinayaan na mangyari sa akin to? Bakit mo hinayaan na maranasan kong lahat ng to? Bakit hinayaan mo kong maging baliw? Everything will be better, baby. That I promise. Elias whispered in my ears as he held my hand and kissed the side of my head before he pulled me closer towards him. Pauwi na kami ngayon sa Pinas at di kagaya ng unang biyahe ko, palabas ng bansa, na marami kaming pasahero dahil ngayon, iilan lamang kami. Kasama sa flight namin si Neil, Doktora Annie, at yung lalaking kakuli ng mga mata ko ang mga mata niya. Di kami nabigyan ng pagkakataon na mag-usap dahil nasa bandang likuran sila. Di na rin ako nagtanong kung bakit kasabay namin sila sa eroplano. Iniisip ko na lang baka silang inihire ni Elias para i-monitor ako. Isa pa ang napansin ko. Mula nang umasibital ako, palagi ko na silang nakikita. Yun nga lang, di naman nila ako kinakausap. May mga pagkakataon lang narinig kong kausap ni Doktora Annie at ni Neil ang mga doktor na tumitingin sa akin. Maliban doon, wala na. Magaang tingin at ngiti lang ang binibigyan nila sa akin. At kahit yon tila ba ingat na ingat ang mga to. May tatlong kaibigan pa si Elias na kasama namin. Hindi ko kilala pero lahat sila ay may kaparehas kay Elias. Walang kangiti-ngiti ang mga labi. Masungit ang mukha at mukhang estrikto. Yun bang tipong tinitingnan ka lang natatakot na? They all look so stiff and intimidating. Formal at puno ng otoridad ang mga ayos nila. Narinig ko noong isang araw na yung isa sa kanila abogado. Attorney Angelo Gonzalez daw ang pangalan kung hindi ako nagkakamali. May kaso ata tong inaasikaso dito ngayon. Astig! Yung isa naman Major daw, Castillo yata ang apelido. Major Nati Castillo yata at siya naman yung pinsan ng abogado. Hindi ko alam kung bakit nandito to pero ang sabi, sinamahan daw ang best friend niya at yun naman ang pinakaseryoso sa kanilang tatlo. Kung may masaseryoso pa sa salitang seryoso, ito na ang pumapangalawa kay Elias. Yung mukhang pinakamasungit sa kanilang lahat. Siya daw CEO at pinakamayaman sa kanila. Biro nung abogado. Valderrama daw ang apelido niya. Hendrick yata ang pangalan. May pinasara yata ang negosyo kaya nandito. Hindi ko lang din sigurado kung tama bang pagkakaintindi ko sa usapan nila. Pamilyar silang tatlo sa akin. Kung tamang pag-aalala ko, nakita ko na mga to dati sa TV sa isang interview para sa sikat na magazine. Actually, hindi lang silang naalala kong nandon dahil kasali din sa interview na yon si William, yung anak ng ama ng nanay ko, si William Guerrero, ang makulit at maingay na alaga ni nanay. This is your Captain Jasper Jose de la Vega. Maya-maya'y narinig kong anunsyo ng piloto. Humigpit ang yakap ni Elias sa akin at hinila ko padikit sa kanya. Wala tong sinabi pero dama ko ang malalim niyang paghinga. The pilot is saying some important briefing and announcement about the flight at nabaling ang atensyon ko doon. Kung di ako nagkakamali, isa rin ang piloto sa mga kaibigan ni Elias. Nakita ko siya kausap ang tatlong kalalakihan kanina bago to pumasok sa cockpit. At sa kanilang lima, ito lamang ang mukhang mabait at pala kaibigan. Ginitian niya pa ako kanina pero nang makitang nakatingin si Elias
Agad naging formal ang mukha niya. Pagtingin ko naman kay Elias, nakasimangot to. Kahit sa mga kaibigan niya, formal ang mukha nito. Sa bagay, hindi na ako naninibago sa kanya. Sa akin lang ata lumalambot ang tingin ni Elias. Sa akin nga lang din ata itong umingiti. "Look at me, Daniela," Elias whispered to get me attention. Tumingin ako sa mga mata niyang malambing na nakatitig sa akin. Elias has this kind of look that is hypnotizing. Hindi na ako nagtataka kung bakit pati mga nurse at doktor na tumingin sa akin doon sa ospital halatang nahumaling sa ganda ng mga mata niya kanina. Yun nga lang, masungit si Elias at niminsan, di ko nakitang binigyang pansin ang mga ito. Hindi siya nagfi-feeling ako ha, pero nung nasa ospital kami, sa akin lang nito binibigay ang malambing na uri ng tingin. Na tila ba ako lang babaeng nakikita niya, na syempre nagustuhan ko naman. Oo, inaamin ko na gusto kong ako lang. Kahit pa di maliwanag sa akin ang lahat ko nung relasyon ni Elias sa akin, mas gusto kong sa akin lang buong atensyon niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.